Hi, good afternoon. Once again, mga ka-breaks, welcome back to my vlog, Proud Pobre. Proud Pobre is here. Mga untag paniud to. So, again, we have the mukbang. Simple lang juga itong paniud to, mga ka-breaks. Nagluto ako o kaning tinunuan nga manok. Look at this. Tinunuan nga chicken. And then, akong gibutangan o gulay. So, ang gibutang na ko nga gulay is kamunggay, alugbati o kudlot sa kamote, and then sayuti o patatas. Ako siyang gitunuan niya. Gutom na jud. Dayon, ang ako ang pinarito nga bangus. So, ito. Muni ang ato ang panihod to karon. So, start na tayo eating mga ka-breaks. But first, please visit on my YouTube channel. Like and share and please subscribe, and I hope that you will enjoy eating, cooking, and daghan mga dihag mga kasiklase man atong gipang-upload mga ka-breaks. It is more on personal vlog, so halika na, kainan na tayo. Nakapagsimba na ba kayo mga ka-breaks? So sa hindi pa nakapagsimba, simba muna kayo pag may time. E kung hindi pa naman pwede sa lugar ninyo magpunta doon sa simbahan, pwede kayo mag-live streaming. So ito, kain na po tayo mga ka-breaks. So rice. Ano? Mais pala ito. So, I cook corn grits. And then, vegetable, utan. Utan yun. Ano sa English, hindi ko alam. So, utan siya. So, ito na. Kain na tayo. So, it is around mga 1 cup and a half ang rice ko or ang yung corn grits. And then, lagyan ko nito. Marami itong vegetable. So, matagal-tagal din ako hindi ako nakapag-vlog ng mukbang. So, kain na tayo mga ka-breaks. Nakakain ko yung sili. You know? Sili mga ka-breaks. Manghang. So, yung mga anak at saka ng husband ko, so ako na lang kumakain mag-isa. Gusto ko yatang magkamayan eh. Iba talaga pag kumain ng nakakamay. Kamay ako. Actually, matapos na akong naghugas ng kamay. Pero kaso lang, pinagaanuhan ko lang. Kasi akala ko pagtiis ako na hindi magkakamay. Basta kanitong klaseng pagkain, gusto ko talaga magkakamay mga kabaysa. Yung chicken, pag hindi ako nagluluto, hindi talaga ako masyadong kumakain. Kasi malansi yung chicken eh. Pag hindi siya ganong naluluto, hindi masyadong na ano siya, ayaw ko ng chicken. Sarap nito mga ka-breaks. Nakapagmukbang ako parang last yun sa kanang yung kumakain yata ako ng pinya noon. Yung vegetable ay galing talaga sa punuan niya.
ano yun, punuan. Hindi siya binili doon sa ano, tanim namin yun. Napakasarap ng ano, galing sa punuan. Yung talagang fresh. And then nilagyan ko ng gata. Plano ko nito is yung chicken curry. Kasi napakahilig ng mga anak ko ng chicken curry. Kaso, kagabi ng chicken curry din kami. Kaso lang, hindi ako nakapagata. Ngayon, ginataan ko siya. Hindi ko na siya chicken curry. So parang, manok sa gata na lang siya. Amen? Plus kong gulay. Ayun na. Sa mga videos ko sa FB page, hindi lahat ng nasa FB page ko ay yung hindi lahat ng video ko andun sa FB page kasi limitado yung nasa FB page kasi parang ilang minutes lang pwede mo i-upload. So andun sa YouTube channel ko, napakarami ko ng video doon. Itong video na to, pag hindi ito nag-i-exist ng 15 minutes, pwede kong i-upload sa FB page. Nagsisikan batch na ako ng nagdagdag na ako ng kanin. Linggo kasi ngayon, naglalaba ko ng konti. Kunting-kunti lang yung mga paliguan ng mga anak. Pagkatapos ng cleaning sa palibos, sa surroundings, at saka nagluluto ng tanghalian. So, ito na. Ubos na yung anak ko. Ito, malaki to. Pero ubos ko yun, ano, gulay. Yung gulay kasi, galing sa ano, sa puno siya. And then, ginaganon ko lang, ginaganon. And then, halos ganito ka, ano yung dami niya. Ilalagay ko ito, hindi ko inaano sa, i-minimix sa ano ng chicken sa sabaw kasi hindi gusto ng mga ano kong kumain ito. So ang akin lang, purpose ko lang is at least makakain sila ng sabaw. May mga vitamina din naman doon, makakuha din sila kahit hindi nila kinakain itong mga talbos. So hiniwalay ko siya, isang area lang nilagyan ko. Pagkatapos kinukuha ko din, isang din area, hindi ko siya minimix sa lahat para hindi mamix sa ano, sa lahat ng sabaw. Ito na. Parang kulang na naman. Laki ng kain ko, no? So, ito. Again, add naman ako. Hindi naman. Pag feel ko lang talaga na kumakain tulad nito na weekends and then makapagluto ako ng talagang gusto ko, kakain talaga ako ng todo. Anyway, maaga pa naman. Nagpa-plan pa naman ako ngayon na mag-cleaning sa surrounding kasi ang dami na naming mga damo doon. So, kaya ako kumakain ng masyadong marami. Hindi naman siguro masama kumain ng marami kapag gagamitin pa lang yung wow. Ito na, additional na naman. Hay nako. Pag magamit pa yung energy, like morning, pwede kayong kumakain ng marami. Basta sa palagay niyo ay mabigat yung trabaho or mas nag-ano yung katawan mo, nag-work or ano ang tawag sa nalihok ba? Nilihok. As long as naglihok yung katawan, lalo pag may mabigat kang bubuhatin, so kakain ka ng marami. Hindi ano yung energy, hindi na
hindi na stay yung carbohydrates. So, carbohydrates kasi is ang source ng energy. Kaya kakain ka man ng kakain, pag ginagamit mo naman, pwede din naman yun. Huwag mo yung kakain ng 1 cup lang, hindi yung trabaho nyo napakabigat. Siguro mag 1 cup ka lang kung opisina ka, nag-sitting ka lang, and then working at the computer, siguro ganun, 1 cup. Pero pag naglalakad ka, nagbubuhat ka ng mabigat, o kailangan mong kumain ng marami para hindi nagkaano yung chan mo, yung sikmura mo, ganun, pag hindi kakain ng marami. Ako kasi, hindi kasi ako mahilig mag-snack. Kasi sabi ko nga, way back, hindi kami nag-snack. Nung maliit pa kami, hindi kami nasanay nag-snack kasi wala kami pag-snack. Kaya, parang nadala ko siya ngayon paglaki ko. Pero yung mga anak ko, hindi sana hindi nag-snack. Kasi yung husband ko, iba kasi ng kinalalakihan. Hindi naman sila masasabing mayaman. Hindi naman sila mayaman. Eh. Pero hindi sila ganun, hindi ganun sila kahirap sa amin. Na halos kami hindi nakakain before. So sa kanila kasi is marami silang mga lagot mo, yung mga kamote, mga saging. Lutuin ng parents niya. Kaya naanad sila na magkaroon ng snack. Eh kami wala. So yung pagka mahilig sa snack yung husband ko, nadala niya sa mga anak namin. So pinapakain talaga namin ng snack yung mga bata. Pero ako, malimit ako mag-snack. Ayoko mag-snack. Kahit sa trabaho, may free din naman kami doon na mistab. Pero hindi ako masyadong nag-i-snack. Kain lang ako sa timpong tanghalian, yun, agahan, at saka yung sa hapunan. Nako, busog ko na. Sarap talaga. So ito yung ano namin. Pinaglalagyan ako ng ulam namin. So simple lang yung life, mga kabers, diba? Ilang hiwa lang ng 5 kami. So naluluto ako ng parang 7 hiwa ng chicken. Hindi yung isa, o tingnan nyo, hindi ko masyadong kinakain. Kasi sabi ko na hindi ako kahiligan ng manok. Lalo na pag yung kasi ng manok. Pero yung bisaya talaga ay kakain talaga ako ng manok na bisaya. Yung fried, siguro kakain ako ng fried na chicken. Yung sa Jollibee, sarap nun. Yung sa mga fast food, kakain ako ng chicken doon. So yun lang po. Busog na talaga ako eh. Parang 3 cup yata yung naubos ko. Dami no? Wala akong prutas ngayon kasi maulan eh. Hindi ako nakakapagpunta sa merkado. Paano ko punta mamaya? Kasi luto ko ng lumpia. Sabi kasi ng anak ko na ipag huwag ka nila magbili ng ano, yung mga hotdog tsaka yung iba pa, yung mga tosino roll. Mas mabuti pa nga eh, magluluto ka na lang ng lumpia. So yun, ginagawa ko every week, and every week magluluto ko ng lumpia para for 3 days. Para at least hindi na ako nabibili ng hotdog. Kasi sabi nga yung hotdog ay hindi healthy. Lalo na pag lahat naman siguro hindi healthy pag kinasanayan mo na. Pero hindi naman siguro masama yung hotdog ba? Kung masama pa yun, so sana hindi na nakapagpasi market. So, siguro lang, hindi siya pwedeng sa lahat ng panahon mag-hotdog kayo. And then, kaya ko nga, na-realize ko yung ano ng anak ko kasi, may puwente naman siya. Yung hotdog kasi is, yung lumpia kasi may vegetable. And then,
tipid pa siya, marami ka ng, sa 100, marami ka ng magagawa. Gagawa ka ng 50 pieces. So, yun, umaga, yun ang ano, ulam, parisa ng itlog. So, tipid, di ba? So, ganun lang po mga kabes, so, ubos ng lahat. Sana nabusog kayo, and then I hope nga, you will like my videos, and then, makarilit din kayo sa ano, pinobre na life ko. As I have said, wala akong ibang ambience, ito lang pala. So, hindi pa ako nakapag-change ng kurtina kasi plano ko, next week mag-decor na ako after ng Halloween. Mag-Christmas decor talaga ako kasi kailangan na, kung may spirit of Christmas kasi pasalamat na at least may COVID man, stay healthy pa rin tayo and then buo pa rin ang pamilya. So, ganun po mga kabeks. Thank you for watching my video and I hope you will escape. Keep safe there and then I hope that you will subscribe, like, and share and follow my FB page. Love you. Bye-bye. Mwah.